kahit sa loob ng PNP may traidor. Ang nakakaasar pa dito, ang traidor ay general pa. Kasabwat na na general ni suspended Mayor Alice Go, pinangalanan na. Ayon nga dito kay Toto Causing, kung saan nga ay sinabi niya na general pa daw ng PNP yung kasabwat ni Mayor Go, kung saan nga merong raid na magaganap, ay pinagsasabihan muna itong si suspended Mayor Alice Go. Nang sa ganon ay pagdating doon ng mga otoridad ay hindi siya makita at walang kaalam-alam di umano sa nangyayari. Kaya pala siguro mas lalo nang lumala ang pogo isyo ng dahil na rin sa sabuatan nila ng general na to, at hindi man lang matapos-tapos ang kasong ito dahil nga pala ay may matataas na mga opisyal na kasangkot dito. Kaya narito guys, panoorin natin at kayo nang humusga. Narinig ng ating source na may tumawag na hinahanap ang boss ng Kamban Pugo. At nang hinanap at ibinigay sa boss at sinabihan sa boss at narinig niya yung sinabi na ano na kayo, sumibat na kayo. Kasi mamaya po mga bago mag-alas 12 ay lulusob na po ang grupo ng CIDG or Criminal Investigation and Detection Group. Ang tanong ko, at bakit naman na nagbibigay? Ang sagot ko, sigurado ko yung nagbibigay niyan ay very much concerned sa Pugo, sa Bamban, na gustong-gusto niya hindi mapuhuli ang mga tao doon. Ngayon, ang masasabi ko lang dyan ay ito po. Wala na kong ibang nakita na dahilan kung sino. Si General Karamat na siyang hepe ng CIDG. Totoo ba yan, General? Sagutin ba ko, General, kung totoo yan? Bakit? Bakit ko nasabi na si General? Si General ang aking tinutukoy. Isa ang dahilan. Sapagkat, yung hepe ng unit ng CIDG na nag-operate sa Bamban Pugo na si Colonel Buyakaw ay tinanggal at itinapon sa CIDG unit sa Mindanao. Bakit mo tinapon yan? Ha, General Karamat? Ha? Ipaliwanag mo yan. That is grave misconduct. Grossest than ever. Sobra-sobra ginawa mo niyan, General Karamat. Sa tingin ko, ikaw, bibigyan kita ng pagkakataon. Bibigyan mo ako ng mensahe kung ano ang iyong paliwanag dito. Pwede mo sabihin na hindi ikaw, pero ipaliwanag mo kung bakit na maaga pa lang ay nabigyan na ng sikretong impormasyon ang grupo ni Alice Go na para mabigyan sila ng pagkakataon na makasibat bago dumating ang grupo ng Presidential Anti-Crime Commission na pinangunguluhan ni General Gilbert Cruz at kanyang spokesman na si John Winston or Winston Jan Casio, o si Dr. Winston Jan Casio, at saka si Mr. Kidato. So anyway, dahil sa maagang pagpaalam na papasok ang CIDG, ang naging resulta, nagulat na lang ang aking source nung nakita niya sa loob ng Pugo, biglang nagsialisan ang daming mga sasakyan, SUV, mga kotse, nagsialisan sa compound ng Bamban Pugo. Nagsitakbuhan, umalis, hindi na malaman kung saan pumunta. So ngayon, ang iba pa na nangyari, biglang naghanap, nag-ipon ng tinatawag na mga grinder. Yung grinder. At ano ang ginamit sa grinder? Ang ginawa sa grinder ay ginamit nila pang tanggal, pang bukas ng lahat ng bolt. Ang bolt na yun po, lahat ay mahigit 10 na bolt. Ang bolt dyan ay siguro kasing laki ng, sabi ng aking source, mga isa't kalahating dupa. Ah, dipa. Dupa kasi, Ilunggo na salita. O siguro, isa't kalahating dipa pataas at isang dipa pahaba at isang dipa o mahigit din paano ang kapal. So sa loob ng malaking bolt na yan ay naroon din ang maliliit na bolt. Sa loob ng maliliit na bolt nakalagay po ang maraming dolyares, US dollars, maraming mga 500 pesos, maraming mga 1,000 pesos, punong-puno po yung bolt na yun. At ang meron pa doon
na nakalagay ay mga Rolex na rilo. Hindi ko bakit maintindihan bakit mahilig itong mga Chinese sa Rolex na rilo. So, marami doon punong-puno po yun. Yun ang sinabi sa akin ng Iwan Source. Na habang minamadali nila, ay, siyempre, itinakbo nila yun. No, tinakbo nila pa isa-isa hanggat sa nang lumabas na sila, yung iba doon ay pumunta sa Puntana. Kaya nga sa Puntana, nung isang araw nakalipas, ay nahuli ng PAO ang ilang mga boss na Chinese ng Bamban Pugo. So, yan po ang nangyari. At kung bakit 167 na lamang ang nahuli ng CIDJ doon sa loob ng Bamban Pugo. So, yan po ang katotohanan. Ibig sabihin, kahit sa loob ng PNP may traidor. Ang nakakaasar pa dito, ang traidor ay general pa. Ayon po sa aking A1 source, si General Karamat ay isa sa mga police officers na tumatanggap ng buwanan na payula mula kay Alice Bu. So, ang iba niya nakatanggap yan ay si yung general o director general o jefe ng Region 3 Police Office. At that time, yung jefe ng police office ay si General Jose Hidalgo. Tapos, yung provincial director pa ng Tarlac ay binibigyan din. So, ngayon, ang binibigay po ay hindi basta-basta. Kung sa Huweteng, ang binibigay ay buwanan na matigkalahating milyon sa hepe ng isang bayan o isang lungsod, sa kanila po milyon ang pinag-uusapan na binibigay ni Alice Bu. Okay? So, yan po ang sinumbong sa akin ng aking source na talagang malapit na malapit kay Alice Bu. So, ano pa ang nangyari? So, ngayon, dahil dyan, ay sabi ko nga, naitakbo nila ang maraming mga Rolex na rilo, mga maraming dolyares at maraming mga peso na tagpi 500 at tig 1,000. Kaya yan din ang dahilan kung bakit 167 na lamang ang naabutan ng PAO. So ngayon, isa pang dahilan kung bakit na nagsuspect sa ako kay General Karamat ay sapagkat ang nag-apply po ng search warrant ay ang CIDG at pinangungunahan niya ni Colonel Buyakaw. Kasi sila nag-apply, so kung CIDG, ibig sabihin si General Karamat ay may tauhan din na kasapi sa team ni Colonel Buyakaw. At iyon ang nagbigay ng text o tumawag. Siyempre ayaw ng mga pulis magkaroon ng record, kaya tawag sila. So tumawag para sabihin na nabigyan ng search warrant ng Malolos RTC itong si Colonel Buyakaw at lulusubin na lamang kinabukasan ang Pugo na sa Bamban. So iyan po ang tunay nangyari. So ngayon, paano natin ang tanong dito, paano natin mapapaganda ang buhay ng Pilipino kung ang sarili nating mga opisyal sa pulis, sarili nating mga opisyal na nagbabantay, nagtumatanggap at nag-i-issue ng Certificate of Live Birth, na tumatanggap ng application ng late registration, ay hindi ginagawa ang trabaho nila kung ang ating Immigration Bureau ay binababoy nila ang trabaho nila at ginagawa ng paraan at nauso dyan ang visa upon arrival at doon nauso ang pastillas na trabaho ng mga pastillas gang. Sasalubungin, ha? Marami pong mga Chinese ang dumating sa Pilipinas na may passport, ang iba wala pang passport, dumarating sumasakay lamang sa aeroplano. Pagdating sa Ninoy Aquino International Airport, ay may sumasalubong na sa kanila na mga grupo ng pastillas gang at kahit walang passport, bibigyan na kagad ng visa, ipoprocess. Ang bigayan dyan ay minimum of 200,000 pesos sa bawat tao na dumarating. So, iyan po ang totoong nangyari sa ating bansang Pilipinas. So, tayo na mga tao na wala sa kahit anong opisina ng pamahalaan at maraming mga tao dyan na mga Pilipino na nagtatrabaho bilang contract of service o di kaya job orders ay naghihikahos, nagtitiis kahit nakukunti ang sweldo, beyond o below minimum ang kinatanggap na sweldo, pagpatuloy pa rin ang trabaho at napakatapat pa rin sa serbisyo kahit na walang mga benepisyo. So, pero ito yung mga opisyal natin, matataas na nga ang mga sweldo, binibenta nila ang kanilang karangalan at integridad at sinisira pa nila ang kanilang trabaho at
binabawi ng gusto, ininsulto ng gusto ang ating bansang Pilipinas sa pamamagitan ng pagbenta, ng pagtatrabaho, pagsuway sa kanilang trabaho, pagsuway sa utos na kung ano ang dapat nilang gawin. Pero mo, ilang beses mangyari, ha, binigyan ng Philippine Statistics Authority ng certified certification na mayroon siyang birth certificate. Pero sa pinagmulan, kagaya kay Mr. Willie Ong na drug lord, ay binigyan siya ng PSA ng authenticated na birth certificate. Pero nandoon sa pinanggalingan sana na malulos, Civil Registrar's Office, ay wala. So paano nangyari na nagkakaganon? So yan po ang problema natin po, sistema natin, ang ating mga opisyal ay hindi tapat sa tungkulin. Kasi sugo po yan ng pera. Ang problema sa ating Pilipinas ay bansa na maluwag. Maluwag pa kaya tawag sa atin, Banana Republic. Kaya kung ganun nilang, madali lang tayo babaliin. So ganun po nangyari, no?